Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 2, 2020, ang mga tao sa internet ay binatikos ang linya ng mga kapulisan sa Ilocos Sur. Ang 15 taong gulang na si Fabel Pineda ay tinambangan at pinatay ng 2 pulis sa harap mismo ng kanyang pamilya. Ang kanilang grupo ay dapat pabalik na sa kanilang lugar matapos nilang magsampa ng kaso laban sa 2 pulis. Ang mga tao ay hindi napigilan na magtanong kung ang statement ba ng mga kapulisan na served and protect ay para lamang sa mga mayayaman. Ating balikan ngayon ang kaso na nangyari sa dalagitang si Fabel Pineda. Noong June 29, 2020 sa Ilocos Sur, 2 babae ang pumunta sa party ng isinilang kaibigan kahit merong ipinapatupad na restriction at lockdown sa kanilang lugar noong kasagsaga ng pandemya. Nang sumapit na ang 1:00 ng madaling araw, sila ay nagdesisyon ng umuwi at doon ay nakita sila ng 2 police staff sergeants. Sila ay hinuli ng mga ito dahil sa paglabag sa curfew. Ang 2 babae ay sina Fabel at ang 18 taong gulang niyang pinsan na si Bernadette. Sila ay lasing na naglalakad papauwi ng kanilang mga tahanan nang sila ay namataan ng 2 kapulisan. Doon ay kinausap sila ng 2 pulis at sinabihan sila na lumalabag ang mga ito sa isinabatas na curfew. Nang masabihan na ang mga ito kung ano ang kanilang nilalabag, ay inalok sila ng 2 pulis na ihatid sa kanilang mga tahanan. Ang mga babae ay tinanggihan ng alok noong una, pero dahil sa tinakot sila ng 2 pulis, ay wala silang nagawa kundi ang sumakay sa mga motor na mga ito. Pero sa halip na diretso sa presinto, ang mga dalaga ay dinala ng 2 pulis sa isang liblib na lugar. Doon ay tinutukan ng mga ito ng baril ang mga babae at sinimulan nila itong gahasain at molestyahin. Sa kalagitnaan ng nangyayari, ay nagawang makatakbo ni Fabel. Nang makakuha na siya ng lakas ng loob, ang 15 taong gulang na si Fabel ay matapang na pumunta sa Kabugao Municipal Police Station noong July 2. Nagsampa sila ng reklamo ng Act of Lasciviousness laban sa 2 pulis na kinilalang sina Randy Ramos at Marawi Toda. Ayon sa nilagdaang salaysay ni Fabel, noong gabi na sila ay dinala ng 2 pulis, siya ay minolestya ni Marawi Toda habang si Ramos naman ay ginahasa ang kanyang pinsan. Ang mga ito ay napag-alaman na naka-assign pala sa San Juan Municipal Police Station sa Ilocos Sur. Sa kanilang takot para sa kanyang buhay, ay nag-request ang pamilya ni Fabel ng escort upang makauwi sila ng ligtas. Pero ang babaeng pulis sa istasyon ay tinanggihan at sinabi nito, and I quote, "Ano, inaasahan mo bang babantayan ka lang namin?" End quote. Sa dismaya ng mga ito, si Fabel ang isa niyang pinsan at kanyang tiyuhin ay sumakay na ng motor. Habang sila ay bumabiyahe papauwi, isa pang motor ang halos banggain sila kaya nawala ng balanse ang kanilang motor at silang lahat ay tumilapon. Habang sila ay nagtatangkang tumayo, ang 2 lalaki ay naglabas ng mga baril at ang mga ito ay lumapit kay Fabel. Ilang putok ang umilingaw-ngaw sa kalsada at bago pa makapag-react ang tiyuhin at pinsan ng dalagita, ito ay duguan ng nakahandusay sa kalsada. Ang tiyuhin at pinsan nito ay walang nagawa sa takot na sila na ang isunod. Pagkatapos mabaril ng mga armadong lalaki si Fabel, nagawa pa siyang maitakbo sa ospital, pero ito ay idineklarang dead on arrival. Fabel Pineda at pinsan nito, nakuhanan ng CCTV camera na nakaangkas sa motorsiklo ng 2 pulis sa Ilocos Sur. Nakatutok si Ivy Hernando. Sa kuha ng CCTV camera ng Barangay Pandayan, San Juan, Ilocos Sur, makikita ang mga biktima si Fabel Pineda
ang 15 anyos na dalagitang pinagbabaril nitong June 2 at ang 18 anyos nitong pinsan alauna na madaling araw noong June 28. Si Fabel, angkas noon ni Police Staff Sergeant Marawi Torda. At sa kaliwa, si Police Staff Sergeant Randy Ramos, angkas ang 18 anyos na pinsan ni Fabel. Nang makalagpas sa nasabing barangay, sa halip na ihatid, dinala raw sa gilid ng dagat ang magpinsan kung saan sila ginahasa at minolestya. Matatanda ang galing sa birthday party sa San Juan ang magpinsang biktima nang dumating ang dalawang pulis at nagboluntaryo umanong ihatid pa uwi. Ayon sa provincial director, walang perpektong organisasyon, ngunit malinaw na hindi raw kinukonsinti ng PNP ang ganitong gawain. Yun ay dalawa lang, sa 1,140 na katao ng kapulisan sa Ilocos Sur, eh dalawa lang po yun. So, may libo pa, more than 1,000 pa na mabubuting tao sa Ilocos Sur. Sa interview ay sinabi ni PNP Chief General Archie Gamboa na gusto niya ang pinakamataas na parusa laban sa mga ito. At inilarawan niya na ang dalawang pulis ay hindi matatawag na men in uniform. Kung hindi, ang mga ito ay mga hayop at karapat dapat lamang na makulong ang mga ito ng habang buhay dahil wala silang mga awa, walang mga puso at ang mga ito ay tinawag niyang mga walang kwentang pulis. Binanggit din sa pahayag na inutusan ni Gamboa ang hepe ng Police Regional Office 1 na bigyan ng seguridad ang 18 taong gulang na pinsan ni Fabel na nagsampa rin ng kaso laban kay Ramos. Sinabi ng PNP Chief na titiyakin niya na ang lahat ng testigo ay makakadalo sa paglilitis sa korte. Pero ang ipinagtaka ng publiko ay tila hindi nabanggit ang kasong panggagahasa sa mga biktima. Noong July 4, 2020, ang National Police Commission o NAPOLCOM Regional Office ay inanunsyo na sila ay nagsasagawa ng sarili nilang investigasyon. Ang kalunos-lunos na sinapit ni Fabel ay agad nakarating sa kanyang ina na si Blessy Pineda. Si Blessy ay isang domestic worker sa Kuwait. Pinahintulutan siya ng kanyang amo na umuwi, ngunit tumanggi itong sagutin ang kanyang tiket pa uwi ng Pilipinas. Sa pagdaan ng mga buwan, ang kaso ni Fabel ay natabunan ng mas mabigat na issue. Noong parehong taon na nangyari ang pagpatay sa kanya, ay ang parehong taon kung kailan dininig ang tungkol sa pag-retain ng legislative franchise ng isang kilalang TV network. Pagkatapos ng 13 taon na paghihintay ng desisyon ng nasabing network sa desisyon ng Kongreso, ay nagulat ang publiko na ang mga nakaupo sa Legislative Franchise Committee ng House of Representatives ay nagdesisyon na huwag i-renew ang franchise nito. Dahil sa desisyon, inutusan ang network ng gobyerno na itigil ang pag-broadcast ng kanilang mga palabas sa parehong TV at radyo noong May 4, 2020. Ang panahon na rin ito ay ang kasagsaga ng pandemya. Pero ang mga tao sa internet o binansagang netizen ay hindi naman napigilan para manawagan ng hustisya sa nangyari sa dalaga. Ang hashtag Justice for Fabel ay nag-trending sa Twitter. Ang mga social media influencers, mga aktivista at international organization ay binatikos ang ginawa ng dalawang pulis at nanawagan sila sa agarang atensyon ng mga kapulisan para maresolba ang kaso. Noong July 22, 2020, inilagak sa huli niyang himlayan si Fabel sa Kabugao Cemetery. Halos lahat ng dumalo ay nagsuot ng itim at puting mga kasuotan. Dinumog ng mga mahal sa buhay upang masilayan sa huling sandali ang mga labi ng 15 anyos na si Fabel Pineda sa Kabugao, Ilocos Sur. Kaninang umaga, inilibing si Fabel matapos ang quarantine period ng kanyang ina, maging ang kanyang pinsan at tiyahin na si Melody. Pero bago ilibing, ilang ulit daw na sumanib si Fabel sa isa nilang kaibigan. At sa kanyang pagsanib, mayroon daw siyang bilin. Sabi niya, huwag daw kayong magtitiwala sa mga ibang tumutulong sa amin, ma'am. Kasi daw, babalik na rin daw kami, ma'am. Meron daw nangamaman sa mga gano'n. Hindi takot, kundi pagkasabik at lungkot daw ang kanilang naramdaman nang makausap si Fabel. Ang kumabayaan ng mga kapatid niya at sa kailangan ko daw.
Habang naghihintay ng paglilitis ang pamilya ni Fabel, nagulat ang publiko nang ang ina ni Fabel na si Blessy Pineda ay lumapit kay Rafi Tulfo at sinabi nito na nakita nila ang dalawang pulis na dapat nakakulong at dapat nasa custody ng Ilocos Sur Police Provincial Office ay namataan nilang namamalengke. Ma, sir eh. Opo, sir. At saka po nakalabas na po yung mga dalawang pulis, sir. Nakalabas na? Opo. Ano yung sabihin? Pinakawalan? Opo, sir. Opo ang sinabi nila po, sir. Saka nakita namin po yung isang pulis, sir, na nandito na po sa lugar po nila, San Juan po, sir. Ilang pulis po ba ang suspect, Nay? Dalawa, sir. Yung Torda at saka Ramos, sir. Okay, so yung dalawang suspect na yon ay pinakawala na? Oo po, sir. Nakita namin yung ito, sir. Yung, ano, si Marawi Torda, sir. Nakita niyo po sa labas pag-alagala na yung isa na nahuli? Opo, sir. Nakita namin sa palengke, sir. Namamalengke? Opo, okay, sir. Pareho po sila, yung dalawang suspect na yon? Yung isa lang ang nakita namin, sir. Si Torda lang, sir. Nanay Blessy, sabi po ni Colonel, nasa restricted custody raw ng headquarters itong isa sa mga suspect na may kasong acts of lasciviousness, paano okay. Napunta sa palengke daw yon? Tama ba, Colonel? Ganun ba yon? Nakita namin, sir, kahapon. So, Colonel, nasa palengke daw po, nakita po mismo nitong nanay. Yes, sir. Kung nakita man niya, in the first place, wala ko ba namang wara na arrest po yun? Wala sir. Pang wara. Di ba, sir? Di ba po, sir, kung po na may akaso sila, di pa muna sila lalabas? Napatakot nga kami, sir, eh. Apa? Supposedly, ma'am, hindi mo na sila lalabas kasi nasa restricted custody nga po. Pero hindi ko po alam bakit nakalabas. Baga, meron silang process kasi may pamilya din po ang mga yun. Okay, good. Ganito gagawin natin, Colonel. So each time na they need security, kukontakin niya po kayo. Ibibigay po namin sa kanya yung pong direct line ninyo para tatawag siya in case they need to go to court o kung saan man nila kailangan gustong pumunta at meron silang pangamba. They'll contact you, mag-provide po kayo ng security. Ginagawa na po namin yun, sir. Nanay Blessy. Okay. Nay, sir. Totoo ba binibigyan kayo ng security na ngayon ng PNP dyan sa Ilocos? Sir, wala naman po kami security eh. Okay, pag gumatin po ng korte, di ba? Nagkukuha ka ng polis namin. Nung pumunta ka ng korte, Nay, binigyan kayo ng security, Nay? Nung pumunta kami sa San Fernando, sir, nakiusap kami kay Mayor sa Kabugao, sir, na alalain lang kami, yun lang po. Pero sa ngayon at sa kanyang ano, sir, wala, lalo na po nakita namin sa palengke po, sir, yung pulis, natakot, lalo na kami natakot, sir, kaya po tumawal po. So, ibig sabihin yung sa korte, si Mayor pala nag-provide ng security, hindi yung pulis? Hindi po, sir. Si Mayor, sir, ang nagano, nakiusap po ako kasi wala man akong ano, sir, kaya doon na lang po ako nakiusap. Okay. Na so, Colonel, ano, Colonel, ang nag-provide pala ay yung si Mayor, hindi raw po kayo, sabi hindi, niya. Sir, alam ko yan, si Captain Gaspar nga ang kiyang inatasan ko na mag-take charge po yan. Alam ko yan, sir, kahit nung nakaburol pa yung anak niya, ako mismo ang nagbibigay pa ng security sa perimeter ng kanyang bahay. Pagkatapos ng interview ng ina ni Fabel, lumalabas na ang ilan sa mga administratibong kaso na nagmula sa reklamo ni Fabel ay na-dismiss na pala dahil sa di umano'y hindi ito napirmahan ng dalaga nang ito ay pumunta sa Kabugao Police Station noong July 2. Sa interview ay nilinaw ni Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. na Direktor ng Ilocos Regional Police na ang dalawang suspect ay nananatili sa kanilang custody dahil merong pang-apat na mga administratibong kaso na hinihintay nilang maresolba. Kinumpirma ng director na ang kasong acts of lasciviousness ay na-dismiss na, pero ang hinihintay pa nilang madinig ay ang kasong murder kay Fabel at kaso sa panggagahasa sa kanyang pinsan na si Bernadette. Idinagdag nito na ang dalawang pulis na sina Torda at Ramos ay mga lasing din pala nang mangyari ang krimen. Nilinaw ni Brigadier General Rodolfo Azurin na ang kaso ay wala na sa kanilang mga kamay dahil nang maisampa ang mga ito, ay automatic itong inilipat sa kamay ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG na parte ng Department of Justice sa Maynila. Noong July 2021, inilipat ang custody ng mga suspect sa San Juan Municipal Police Station. Sina Ramos at Torda ay nahaharap sa mga kasong murder.
ang judge ay pinayagan na sila ay makapagpiyansa kung mababayaran nila ang 200,000 na bail. Si Ramos naman ay nahaharap sa isa pang kaso ng panggagahasa at hindi siya pinayagang makapagpiyansa ng judge. Ang Chuhi ni Fabel ay nagsampa din ng kaso laban kay Staff Sergeant Merly J. Pascua ng Women and Children's Protection Desk dahil sa pagtanggi nitong magbigay ng escort noong araw na tinambangan sila. Ang PNP Provincial Director Colonel Ronald Tagao ay inamin na may pagkukulang na nagawa si Staff Sergeant Pascua. Ayon sa ulat, ito ay sinabak sa pwesto. Tinanggal din sa pwesto ang Municipal Police Chiefs ng Kabugao at San Juan dahil sa nangyari. Nakasaad sa batas ng Pilipinas na Republic Act 10591 o mas kilala sa tawag na Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, pinapayagan ang mga off-duty ng mga kapulisan na magdala ng kanilang mga baril. Pero ang mga ito ay maaari lamang gamitin kung ang mga ito ay may lehitimong operasyon. Pero ang nangyari sa kaso ni Fabel, ang dalawang akusadong mga pulis ay ginamit ang kanilang mga baril sa hindi lehitimong operasyon. Kaya noong 2021, nagsimulang isulong ang pag-amyenda sa batas na dapat walang dalang baril ang mga pulis kapag off-duty ang mga ito. Ang spokesperson ng Commission on Human Rights ay nanawagan sa PNP at DOJ para sa agarang ikalulutas ng kaso. Dahil ang nangyari ay klarong paglabag sa pangako ng mga itong sila ang poprotekta sa mga mamamayan. Ang Commission on Human Rights ay nangakong tutulong sa pamilya ni Fabel hanggang makulong ang mga sospek. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!